ang kapalaran ng mga Scorpio zodiac sign sa taong ito, tingnan ang mga detalye. Ano nga ba ang mga horoscope ng mga Scorpio pagdating sa pag-ibig? Sa simula ng taon, magiging napaka-favorable. Sa umpisa ng taon, mananatilang Mercury at Venus sa inyong first house at dahil sa pagkakaroon ng Rahu sa second house, magdadaan ka sa anumang bagay sa iyong buhay pag-ibig. Magiging labis kang umiibig at gagawin mo ng lahat para sa iyong minamahal. Mag-uusap ka ng malaki pero magiging hamon para sa iyo na tuparin ang mga bagay na iyon kung hindi maaaring magalit sa iyong mga minahal sa buhay. Gayunpaman, magiging mahusay ang pagkakaanuman mo sa iyong kasintahan at magiging mas matatag ang iyong pag-ibig ayon sa forecast ng 2024. May magandang tsansa rin sa romansa sa iyong buhay. Ang transit ng Mars sa buong taon ay magiging sa Rahu sa second house mula April 23 hanggang June 1. Ang panahon na ito ay maaaring hindi magandang panahon para sa pag-ibig at maaaring magkaroon ng mga problema sa kalusugan at maaaring magkaroon ng mga problema sa kalusugan at mental ng iyong pinamahal. Tulungan mo ang iyong kasintahan ng malaki sa panahon ito at iwasan ang di kinakailangang mga argumento. Kung hindi, maaaring maging delikado ito sa inyong relasyon. Posibleng magiging maganda ang panahon pagkatapos nito. Ang buwan ng March ay ang mga buwan ng pagkatapos nito, August hanggang September ay magtutulak ka pa sa para sa pagbago ng pag-ibig sa relasyon at magiging mas palasak ang pagmamahalan ninyo. Kung mayroong pagnanais sa pagpapakasal sa isa't isa, posible ito kapag ang Jupiter na siyang Panginoon din ng second house ay upo sa inyong seventh house. Kaya sa second half ng taon, maaari kang magpakasal sa iyong pinakamamahal. Ano nga ba ang horoscope ng mga Scorpio pagdating sa karir? Pagtingin mula sa perspektibo ng karir, magpapakita ang taong ito ng parehong hirap sa trabaho. Magkakaroon ng katagalan ng iyong pera. Gusto mong manatili sa trabaho ang kinasasungkutan mo at makakatanggap ka rin ng mga benepisyo mula dito. Bagamat ang posisyon ng mga planeta sa pagitan at magbibigay inspirasyon sa iyo na baguhin ang trabaho, maaari mo rin makita ang oportunidad. Ngunit habang nananatili ang Saturn sa iyong 4th house sa buong tapanahon, patuloy na magmamasid sa iyong mga 6th house kaya't magiging stable ka sa iyong trabaho at manatili rito. Ang transit ng Jupiter sa 7th house ay magdadala rin ng magagandang resulta para sa iyo. Ang panahon ito ay maaari magdulot ng matagumpay na pagbabago sa trabaho at maaari kang mapromote sa trabaho mula August hanggang October. Sa biyaya ng Saturn, ang iyong mga kalaban sa trabaho ay matatalo at magiging matatag ka. Kapag maganap sa transit ng Diyos ng Araw ay ika-6 na bahay sa April, maaaring tanda ito ng pagtanggap ng malaking posisyon sa trabaho, magiging totoo rin sa mga tsansa na makukuha sa trabaho ang pagmamahalaan mo. Pagkatapos nito, magkakaroon ng tsansa ng magandang resulta ng August. Ano naman ang horoscope ng mga Scorpio pagdating sa finances? Magiging magandang taon ang aspeto ng finances, ang presensya ng Keto sa 11th house ay magsisilbing tulong upang manatili ang katatagan ng pinansyal. Gayunpaman, sa unang kalahati ng taon, maaari magdulot ng ilang hamon si Jupiter sa pamamahagi nito sa 9th house. Ang focus ay dapat nakatuon sa pamamahala ng pinansyal. Sa simula ng taon, maaari magkaroon ng ilang mga hamon sa pinansyal dahil sa ang Mars at Sun ay nasa 2nd house. Magagawang palakasin ang iyong posisyon sa pinansyal sa pamamagitan ng pagsulong ng mga hamon. Kapag dumating ang Jupiter sa 7th house at mangyayari ang aspeto nito sa iyong ika-isa, una at ikatlong bahay o ay simula ng buwan ay May, magbibigay ito ng dagdagang lakas sa pagkakataon upang makamit ang katatagang pinansyal. Ano naman ang mga swerteng numero para sa mga Scorpio? Pinangangasiwaan ng Mars ang Scorpio at ang swerte nilang numero sa horoscope ay 6 at 9. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.